ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى ان جمعنا باخواننا في هذا البلد، وعسى الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي مولانا شيخ ناتن يا الله سبحانه وتعالى at bilang buod sa kanyang pambungad, so ay sumama sa ating sugunawa na si Muhammad ang pagpapala at kapayapaan sa kanyang mga kasamahan, mga kaanak at mga tao na sumunod sa kanila hanggang sa huling araw. So sinabi ni Sheikh, pinupuri niya si Allah na sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na una makasalamuhan niya tayo bilang mga kapatid niya sa pananampalatayang Islam, at ayun, natutuwa siya sa mga ganitong uri ng pagtitipon. Mga kapatid sa pananampalataya, yung translation natin, so parang hindi tayo, hindi ko kiniklaim na ganun tayo kabihasa sa pagdating sa pagsasali ng mula sa Arabic hanggang sa Tagalog. Pero sa abot ng ating mga kaya po, ay may ipabot namin sa inyo yung mensahe, at nandito naman yung mga masyayakh natin. Hindi tayo yung pinakamagaling na translator dito. Bisag mo bakit? احنا نريد قبل ان نبدا بالدرس ان شاء الله تعالى ان الجميع يعني ينتبه معنا، نترك الجوالات والكتابه وكل شيء. نعم احسن. طيب نعم. Pinapaalala ni Sheikh na bago tayo magsimula sa tatalakay niya ay pakisalin ng mga pinapaalala niya na yung mga cellphone natin, iwasan muna natin makipag-text, at yung mga cellphone natin, ulitin natin, pakisilent po. Para hindi makadistorbo o maka ano ng pag-aaral natin dito ay tinatalakay niya. Nurid, بإذن الله تعالى, أن نتذاكر هذه الليلة متن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومتن القواعد الأربع. نعم. Sinabi ni Sheikh, sa gabing ito, gusto niyang talakayin sa inyo ang isa sa mga mutun mula sa mga aklat, isa sa mga aklat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ang tinatawag na Al-Qawa'id Al-Arba', ito yung four foundations na sinasabi. Al-Qawa'id Al-Arba', هذا المتن في التوحيد ومعرفة شبه أهل الشرك. نعم. Ang Qawaid al-Arba'o, isa sa mga nilalaman o kabilang sa mga talakay na nilalaman ng aklat na ito, ng topic na ito ay yung shubha. Ibig sabihin, yung mga pagdududa na nagaganap o nangyayari sa mga hindi mga mananampalataya. Kaya sila hindi, syempre, hindi nila alam ang Islam, hindi malinaw sa kanila ang Islam dahil sa tinatawag na shubha. Yung pagdadalawisip ko yung pagkakaba, eh, hindi nila matimbang kung ano yung tama o mali. At saka, tawhid. Limada akhtarna an takun hadhihi al-kalima fi at-tawhid wa muharabat ash-shirk? Limada? Bakit natin pinili ang topic na ito? At dahil din, dahil na rin sa muharabat ash-shirk, ito yung pakikitigma natin. Lahat ng mga tao na gumagawa ng shirk, sila ay ano, obligado sa atin na tigpain natin sila sa paanong paraan na maipabot natin sa kanila ng alin, yung tamang akida, tamang paniniwala, tamang pananampalataya. Man ya'rif man? Sino ang nakakaalam? Bakit daw? Bakit tayo kailangan mag-aral ng tawhid? Bakit natin kailangan mag-aral ng tauhid? Bakit natin kailangan tigmain ang mga gumagawa ng shirk? Limada? Awal wajib. Lian wajibat o awjib al wajibat ala al-abid. Na'am. Kaya natin pinag-aaralan ng tauhid dahil ito ang pinakaunang wajib, pinakaunang obligasyon ng isang Muslim. Wala yakbal Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bit-tauhid.
At hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang gawain maliban na lamang sa tauhid. Wala yadkhulu al-jannah illa muwahhid. At walang makakapasok ng paraiso maliban na siya ay matatawag na muwahhid. Ibig sabihin, nandun yung paniniwala niya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nasa kanya rin ang paniniwala o pag-ahalitulad sa mga pamamaraan ng pag-akay ng mga naunang propeta. At sa pag-aaral ng tauhid, dumadami ang ganting pala. At sa pag-aaral ng tauhid ay napapatawad ang mga kasalanan. Kapag may tao na nagsabi sa iyo o may nagtanong sa iyo, bakit natin kailangan mag-aral ng tauhid? O kaya may nagsabi sa iyo na tao, ikaw ba ay muwahhid? Nasa iyo ba ang kaisahan ni Allah? Ano ang ating sasabihin? Sasabihin mo, na'am, ako ay muwahhid. Oo, ako ay muwahhid. Ako ay nasa akin ang kaisahan ni Allah. Ngayon, ipaliwalag mo yung tauhid na nasa iyo. Kiniklaim natin na muwahhid na doon sa atin yung kaisahan ni Allah. Paniniwala sa kaisahan ni Allah. Ngunit paano mo yun? Ipapaliwalag. O may halimbawa may isang kafir, may isang hindi Muslim na nagsabi sa'yo, nagtanong sa'yo, ikaw ba ay muwahhid? Nasa iyo ba ang kaisahan ng iyong Panginoon? Nasa iyo ba ang kaisahan ni Allah? Sabihin mo, oo, ako ay muwahhid. Ngayon, ipaliwanag, sasabihin sa'yo ng isang kafir, ipaliwanag mo sa'kin bakit niya muwahhid. Ipaliwanag mo sa'kin, paano ako magiging muwahhid? Yung kafir, magtanong sa'yo, paano ako magiging muwahhid? Paano magiging paniniwala, paano magiging ganap ang paniniwala mo sa kaisahan ng Diyos? Sabihin mo sa kanya, hindi ko alam. Pag sinabi mo o hindi mo nasagot yung tanong, sinagot mo yung kafir, hindi ko alam, hindi mo na ipaliwanag sa kanya, maaari niyang sabihin sa iyo ngayon, ano ang pagkakaiba nating dalawa? Bal Abu Jahl ya'rif ma'na la ilaha illallah wa huwa ra's al-kufr. Si Abu Jahl, alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah at siya ang isa sa mga ulo o mga pinuno ng mga gumagawa ng kufur. فماذا تريد؟ لابد أن تتعلم التوحيد. نعم. Kaya ngayon, anong kailangan natin? Ay nararapat tayong mag-aral ng tauhid. ولو قال لك هذا الكافر نسأل الله السلامة عليه هل أنت مشرك؟ Pag sinabi sa iyo halimbawa ng isang kafir, ikaw ba ay mushrik? Ikaw ba ay nagtatambal? تقول لا أعوذ بالله أنا لست مشرك. Sabi, maaari mo sagot sa kanya, la, hindi. Hindi ako mushrik, hindi ako gumagawa ng shirk. Hindi ako nagtatambal ng ibang Diyos, maliban kay Allah. يقول طيب اشرح لي هذا الشرك الذي حرم الله عليه. Ngayon, sasabihin sa inyo ng isang kafir, ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano yung shirk na ipinagbabawal sa inyo ni Allah. تقول لا أدري. Pag sinabi mong hindi ko alam, يقول لعلك واقع في شيء من الشرك وانت لا تدري عنه. Sasabihin sa'yo ng isang kafir, pag sinagot mo na hindi ko alam, baka sabihin niya sa'yo, baka hindi mo alam na sa ginagawa mo mga gawain, na ikaw ay nakakagawa ng shirk. الآن أردت أن تحصل على رخصة لقيادة السيارة. Halimbawa, sinabi ni Sheikh, gusto mong makakuha ng driver's license. كيف يعطوك هذه الرخصة؟ Paano nila ibibigay sa'yo? Paano ka magkakaroon ng driver's license? Paano mo ito makukuha? لابد أن تتعلم الأشياء التي تختص بقيادة السيارة وتعرف كذلك المخالفات. So sinabi ni Sheikh, para makuha ka yung halimbawa niya ng driver's license, kailangan matutunan mo ang mga lituntunin na may kinalaman sa pagmamaneho at alam mo rin ang mga batas na may kinalaman sa pagmamaneho. At pagkatapos nun, makukuha mo yung lisensya matapos mo mag-exam. إذن كذلك الآن التوحيد لابد من معرفة التوحيد. نعم. Ngayon ang tauhid, katulad ng halimbawa niya, paano mo malalaman ang tauhid? Paano mo yung tauhid na sinasabi niya, kailangan mo itong pag-aralan. Kailangan mo itong malaman. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يشارك سبحانه وتعالى في هذا التوحيد أحد.
Ngayon, para malaman mo ang tawhid, ang kahulugan nito, sinabi ni Sheikh, ifradullahi bil ibada, ikaw yung pagbubukod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng iyong gawaing pagsamba sa rububiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, al-asma wa sifat, ito yung pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga natatanging pangalan niya, al-asma wa sifat, na kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili, ay yun lamang ang ating paniniwalaan. تقول أنا موحد أي أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو المنفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات. نعم. Ngayon, para masagot mo yung mga katanungan na tinanong natin kanina na kung ikaw ay muwahid, ibig sabihin, ang dapat mong isagot, ibinubukod ko kay, para kay Allah o namumukod tangi ang mga ginagawa kong pagsamba para kay Allah, lalong-lalo na pag sinabing tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya at ang al-asma wa sifat. Tawhid al-rububiyya huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi af'ali aw ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir annahu al-khaliq wal raziq wal muhyi wal mumit wal mudabbir. Na'am subhanahu wa ta'ala. Ang tawhid al-rububiyya, sinabi ni Sheikh, ito yung pagbubukod tangi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamahal nilikha, sa kanyang pagiging makapangyarihan, sa kanyang pagiging Panginoon, at wala kang ibang ipagtatambal maliban sa kanya sa lahat ng kanyang mga ginagawa, afaal. Wa tawhid al-uluhiyya huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada. At ang tawhid al-uluhiyya naman, ito yung pagbubukod tangi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng gawain mong pagsamba. Ang lahat ng ginagawa nating pagsamba para maging muwahid ka, ito ay natatangi lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yumkin an nasrif shay min al ibada li ghayrillah. Kaya hindi tayo maaaring gumawa ng anumang uring ibada liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. La nusalli illa lillah, wala nasum illa lillah, wala nahujj illa lillah. Na'am. Hindi tayo magdarasal maliban na lamang na ito ay para kay Allah. At hindi tayo mag-aayuno maliban na lamang na ito ay para kay Allah. At hindi tayo gagawa ng hajj maliban na lamang na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yumkin an nushrik billah bi an nasrif shay min al-ibada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan? Hal yumkin an nasrif shay min al-ibada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan? Nasrif yani hal yumkin an na'bud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halimbawa, maaari ba tayong gumawa ng gawaing pagsamba na ito ay iaalay natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, al-ibada haq lillah subhanahu wa ta'ala, wala yumkin an nusrif minha shay' ghayrillah. Na'am. Hindi, sinabi ni Sheikh, hindi tayo maaaring gumawa ng anumang uring ng ibada maliban na lamang na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalith, tawhid al-asma' wa sifat wa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i wa sifatihi. Ang ikatlong uri ng tauhid, ang tauhid al-asma wa sifat, ito ay pagbubukod tangi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Ina, takum wahid lillah ay mufrid lillah subhanahu wa ta'ala bi anwa' al-tauhid al-thalath. Na'am. Ngayon, maaari mo nang ituring ang iyong sarili o matawag na muwahid kapag nasa iyo ang tatlong uri ng tauhid. Ang tauhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Na'am, ba'da hadha law qala lak ay ahad min an-nas, hal anta muslim? Ngayon, may tanong na naman si Sheikh, paano halimbawa isa sa mga tao nagtanong sa iyo, ikaw ba ay muslim? Yaqul na'am ana muslim. Sabihin mo, oo, muslim ako. Yaqul ma ma'na al-islam? Ano ang ibig sabihin ng pag tinanong sa'yo, ano ang ibig sabihin ng Islam? Kaif ako Muslim? Paano ka magiging Muslim? Taqul la adri. Pag sinabi mong hindi ko alam, ma yumkin an yakun hadha. Man yata'allam al-Islam? Idha anta Muslim, lam tata'allam al-Islam. Man yata'allam al-Islam? Sinabi ni Sheikh, hindi daw yung pwede. Hindi pwede na pag tinanong ka kung Muslim ka, anong Islam, at hindi mo ito masasagot. Dahil paano matututo ang ibang tao ng Islam kung sa sarili mo hindi mo ito kaya ipaliwanag. Wa hal hadhihi al-ashya' ta'allam at-tauhid wa ta'allam al-islam ashya' sa'ba?
ang pag-aaral ba ng tauhid, ang pag-aaral ba ng mga ganitong bagay na may kinalaman sa akida, ito ba ay mahirap? Ala naks, hiya siya sahla, muyassara wa lillahi alhamd. Na'am. Opposite, ito na, ito ay salungat ng ating naiisip na katotohanan ng pag-aaral ng tauhid, ito ay napakadali. Al-Muslim, al-Islam huwa al-istislam lillah bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'a wal bara'a min ash-shirk 'alayh. Al-Islam huwa al-istislam an tusallim lillah ay tufrid Allah subhanahu wa ta'ala banwa' at-tauhid ath-thalatha. Na'am. So pag Muslim ka, ang kahulugan nito ay pagpapa sahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walin qiyadu lahu bita'a, ito ay paggawa mo ng mga bagay-bagay na ayon sa kanyang pinagutos at pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan labud an ta'mal. An ta'mal. Tuti'a Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'sillah. Falmuslim awalan yuwahid Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Kaya dapat gumawa ka ng mga bagay na iniutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uti' Allah subhanahu wa ta'ala wa la a'si. Na'am. At sundin mo si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo siya susuwayin. Wa kadhalik al-bara'a min ash-shirk wa ahli labud an tabra min al-kafirin wa min shirkiyatihim wa bid'iyatihim. Na'am. At yung pag-iwas mo sa mga gawain na may kaakibat na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga at sa mga gawain bid'a, ito yung paglalayo mo, pagliligtas mo ng sarili mo mula sa mga ganitong gawain. Taqul ana muslim ay ufrid Allah subhanahu wa ta'ala bit-tauhid. Na'am. Ngayon masasabi mo na ako ay muslim dahil binubukod-dangi ko ang lahat ng ginagawa ko para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uti' Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah at hindi ko siya sinusuway. Wa abra' min ash-shirk wa ahlihi. At ako ay inosente o iniiwasan ko ang mga gawaing shirk. Hada wal muslim. Yun ang muslim. Ma hiya maratib ad-din? Ano ang mga bahagdan o mga عندنا maratib aw darajat ad-din. Mga uri o mga level ng pananampalataya. Na'am. Awwal ma tabda fi hadha ad-din tabda bil-islam. Ang pinakaunang bahagdan ng pananampalataya natin ay ang Islam. Thumma tartaqi ila al-iman. At sunod ay aakyat ka sa iman, sa paniniwala. Thumma tartaqi ila al-ihsan. At sunod ay sa tinatawag na ihsan. Idhan, maratib ad-din aw darajat ad-din, thalath maratib aw thalath darajat. Sa ang pananampalataya natin ay mayroon siyang tatlong bahagdan. Idhan awwal ma tabda bil-Islam. So ang pinakauna na sisimulan mo ay ang tinatawag na Islam. Thumma al-iman, thumma al-ihsan. At ang tinatawag na Islam, iman at ihsan. Ma hiya arkan al-Islam? Ngayon, ano ang mga haligi ng Islam? Yan al-Muslim awwal ma yabda bihi, yabda bi arkan al-Islam. Dahil ang pinakasinisimulang sinisimula ng isang Muslim ay ang limang haligi na ito. Yabda bi shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Siya ay magsisimula sa la ilaha illallah, magsaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما تقول اشهد اي اقر بقلبي. Na'am. Kapag sinabi mo na ashhadu, ako ay sumasaksi, ito ay ang paniniwala mo sa pamamagitan ng iyong puso sa pagsaksi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naqiqan bilisani. Pagkatapos ng paniniwala sa pamamagitan ng iyong puso at natikan ay ang pagbigkas mo sa pamamagitan ng iyong dila. Amilan bijawali. At ito yung pagkilos ng buong bahagi ng iyong katawan. Al-ma'buda ay la ahad yastahiqqa al-ibada illa Allah. Na walang ibang karapat-dapat sambahin o walang natatanging pag-aalaya ng anumang gawain pagsamba liban kay Allah. أشهد أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. معنى هذا كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة.
Ashhadu an la ilaha illallah. Pagsasaksi mo na walang ibang karapat dapat sambahin maliban kay Allah at na lahat ng Diyos na na tinatangkilik o sinasamba ng ibang tao, yun ay pagsamba na batila o hindi katanggap-tanggap. Falyahud. Ang mga Hudyo. والنصارى ومن كريستيانو وكل من بلغته دعوه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر at ang lahat ng umabot sa kanila ang mensahe ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay hindi naniwala sila ay mga kafir لا معبود بحق يعني لا احد يستحق العباده الا الله وحده لا شريك له walang ibang karapat dapat sambahin maliban kay Allah o nararapat pag-alaya ng pagsamba maliban kay Allah إذن لابد في الشهادة مير at sa pamamagitan o nararapat na mayroong shahada sa dahil sa dalawang bagay كفر بما يعبد من دون الله kaya ka nagsashahada dahil sa dalawang bagay na to una dahil sa tinatawag na kufur yung mga sumasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala وإفراد العباد لله سبحانه وتعالى لا شريك له. At pagbubukod mo sa iyong mga gawaing pagsamba na hindi ka magtatambal ng sino mang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na shahadat anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'alayhi salatu wassalam. At ang kahulugan ng Muhammad, ashhadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluhu ay anna an-nabi sallallahu 'alayhi wasallam 'abd la yu'bad wa rasul 'alayhi salatu wassalam la yukadzdzab. Na si propeta Muhammad ay alipin at hindi nararapat sambahin. At dapat tayong maniwala sa kanya at hindi natin siya dapat ipagsinungaling. Abd laysa lahu shay min khasais ar-rububiyyah la yumkin an yakun lin-nabi sallallahu alayhi wasallam shay min khasais Allah subhanahu wa ta'ala. Si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay isang alipin na wala ni sa mga katangian sa kanya ang matatawag na rububiyyah, pagiging Panginoon. Wala sa kanya 'yon. Ya'ni huwa bashar. Na'am, abd. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tao, alipin. Walakin tamayyaz 'anna alayhi salatu wassalam bi anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu ilayna wa ja'alahu rasul hadhihi al-ummah. Na'am. Ngunit naging katangi-tangi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat na sa buong sanlibutan. Idhan fi ash-shahada nufrid Allah subhanahu wa ta'ala bil 'ibad. Ngayon sa shahada, ito ay ang pagbubukod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang uri ng gawain, pagsamba. ونفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. At pagbubukod tangi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagsunod sa kanya o sa kanyang mga pamamaraan at katuroan. فهو بشر من البشر. نعم. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tao na kabilang sa mga tao. Wa tamayyaz 'anna 'alayhi as-salatu was-salam bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassahu bir-risala. Na'am. At naging natatangi lamang siya para sa atin dahil siya ay pinili o hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipinadala sa kanya o ipinabasa kanya ang mensahe. Fa idha sami'na hadith min ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam, madha nasna'? Na'am. Kaya kapag nakarinig tayo ng hadith mula sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang ating gagawin? Nuti'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bihi. Sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga ipinag-uutos niya. Wa nusaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma akhbara bihi. At paniwalaan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga ibinalita para sa kanya, ibinalita sa kanya o mga kanyang mga ibinalita. Wa nashtanib kull ma naha 'anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. At iwasan natin ang mga bagay na iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating layuan. Wala yumkin an na'bud Allah subhanahu wa ta'ala illa bil ibada allati ata biha an-nabi alayhi salatu wassalam. At hindi natin dapat sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa kung paano o pangamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya sinamba si Allah. Yani law arad ba'd an-nas an yusalli adh-dhuhr 5 rak'at. Halimbawa may isang tao na siya ay ginusto niya na magdasal ng dhuhr ng 5 raka'a. Hal yusalli 5 raka'at aw la? Siya ba ay magdarasal ng 5 raka'a o hindi? Naqul la, lanna hadha
Lam yati bihi an-nabi alayhi salatu wassalam. Na'am. Sasagot natin sa kanya hindi dahil si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ganito ang pamamaraan ng kanyang pagdarasal. Yaqul hal yu'aqibuna Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ar-rak'a ala as-salat? Na'am. Ngayon halimbawa tinanong kahit na sa pagdarasal ba ng limang raka'a paparusahan ba tayo ni Allah kapag nagdasal tayo ng ganito ng limang raka'a? Naqul la, la tu'aqab ala as-salat, tu'aqab ala mukhalafat hadhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka paparusahan sa limang raka'a, pero paparusahan ka sa pagsuway mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala huwa rukn al-awwal min arkan al-islam. At ito ang isa sa mga unang haligi ng mga haligi ng Islam. Ar-rukn al-thani. Dalawang haligi ng Islam ay ang pagdarasal o pagtatayo ng sala. Man yadhkur li as-salawat al-mafruḍah? Sino mababanggit kay Sheikh ng limang obligadong sala? Kahit hindi Arab, kahit hindi Arabic, kahit hindi Arabiya. Sino ang alam? Okay, man ya bro? Na'am. Tayo ko bro. Na'am. Salat al-fajr. Rak'atayn, salat al-fajr. Na'am. Dalawang, salat al-fajr, dalawang rak'ah. Thumma salat al-duhur. Salat al-Dhuhr, 4 raka'at. Salat al-Dhuhr, 4 raka'at. Salat al-Asr, 4 raka'at. Salat al-Maghrib, 3 raka'at. Salat al-Isha, 4 raka'at. Salat al-Asr, 4 raka'at. Salat al-Maghrib, 3 raka'at. Salat al-Isha. Apat na raka'a. Ma hiya as-sunan ar-rawatib allati taqum ma'a al-fara'id? As-sunan allati nusalliha ma'a al-fariidha, ma'a al-fajr, al-dhuhr, al-maghrib, wal-isha. Na'am. Ano ang mga sunan ar-rawatib na isinasagawa mo kaakibat ng mga limang obligado pagdarasal, yung mga voluntary pagdarasal? Ma hiya as-sunan ar-rawatib? Ano ang mga sunan ar-rawatib ba? Ay nakaputi daw sa akin. Una, sunan sanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam musalla ma'a al-fara'id. May mga sala na itinarasal natin kasama ng limang haligi na lang limang sala natin. Ano yung mga yon? Yung nakasandal daw bro. Ikaw. Tiyara niya siya. أربع ركعات أو ركعتين قبل الظهر. نعم. أربع ركعة أو ركعة before الظهر. نعم. ثم بعد الظهر. ركعتان بعد الظهر. After الظهر دلهم ركعة. بعد المغرب. وبعد المغرب. ركعتان. نعم. After المغرب دلهم ركعة. وبعد العشاء ركعتان. نعم. After العشاء دلهم ركعة. وقبل الفجر ركعتين. نعم. قد بفر فجر دلوان ركعة فتح الله عليك ركعتين قبل الفجر دلوان ركعة بفر فجر وأربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين قبل الظهر أبطن ركعة ودلوان ركعة بعد من الظهر. أما العصر ليس له سنة راتبة. أما عصر ولا سنة راتبة ولا سنة ديتو. لكن يصح أن يصلي قبل العصر ولا إشكال. Pero pwede kang magdasal ng dalawang raka'a at walang problema dito. Warak'atayn ba'da al-maghrib? At dalawang raka'a before maghrib. Warak'atayn ba'da al-isha. At dalawang raka'a after isha. Aham hadhihi sunnah rawatib. Ma hiya aham sunnah bi hadhihi sunnah rawatib? Na'am. Ma hiya aham salah bi hadhihi as-salawat? Sa mga sala na binanggit natin, sa mga sala na rawatib, sunnah rawatib, ano ang pinakamahalaga dito? Man ya'rif? Sino nakakaalam? Rak'at al-fajr. Na'am. Dalawang raka'a bago mag-fajr. Limadha? Bakit? Li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wadaba 'alayha wa lam yatrukha la fi hadar wa la fi safar. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinangalagaan niya ang dalawang raka'a na ito at hindi niya ito iniiwan kahit na siya ay naglalakbay. Wa fiha ajr 'azim. At sa dalawang raka'a na ito before fajr ay mayroon na mas mainam pa sa mundo at sa mga nilalaman nito. Ay itadasal natin siya o isasagawa natin siya pagkatapos ng Isha hanggang bago sumapit ang Salatul Aqal Salat lil Witr
الركعات ثلاث ركعات هذا أقل الكمال. At ang pinaka mababa na bilang ng pagdarasal ng witir, aqallul kamal, isang pinaka kompletong pagdarasal na may tuturing na pinaka mababang bilang ay tatlong raka'a. Wa aqallul raka'a wahida. At ang pinaka mas mababa pa ay isang raka'a. Wa hafadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-witr fi al-hadra wa fi as-safar. At pinangalagaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salatul witr sa kanyang mga sa kanyang pananatili at sa kanyang mga paglalakbay. Wa 'indana salatan usalliha fi kull jum'a wa hiya salat al-jum'a. Na'am. At mayroon pa tayong dasal na dinarasal natin tuwing araw ng Biyernes ang tinatawag na salatul jum'a. Wa salat al-eidain. At dalawang Eid. Wa salat al-khusuf wal-kusuf. At dasal ng solar eclipse at lunar eclipse. Wa salat at-tarawih. At pagdarasal ng tarawih. Na'am. Ma hukm salat al-jamaa? Ano ang hatol sa pagdarasal ng salat al-jamaa? Grupo, pagdarasal kasama ng mga muslimin. Man ya'rif ma hukm salat al-jamaa? Sino ang nakaalam ng hukm o batas ng pagdarasal ng salat al-jamaa? حكم صلاة الجماعة واجبة أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة تجب على الرجال البالغ صلاة الجماعة أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين. Ang pagdarasal ng salat ng jamaa ay obligado sa mga palalakihan baligin na nasa tamang edad. Man alladhi yu'adhar min hudur al-jama'a? Sino lamang ang magkakaroon ng sapat na kadahilanan na hindi siya magdasal ng salat ng jama'a? Al-mar'a. Babae. Fa idha kunta rajul. Pag ikaw ay lalaki. Muslim. Muslim. Baligh. At nasa tamang edad, nasa tamang gulang. Qadir ala hudur al-jama'a, sahih. At may kakayanan na dumalo o magtungo para magdasal ng salatul jamaa. Hatta wa in kunt a'ma. Kapag kahit na ikaw ay bulag. Yajib 'alaka an tahdhur wa tusalli 'ala al-jamaa. Obligado sa iyo na magdasal kasama ng salatul jamaa. Man yatakhallaf 'an salatil jamaa wa huwa muslim baligh 'aqil qadir 'ala hudur al-jamaa kana as-salaf yaqulu 'an hadha. Na'am. Ang sino man daw na takhallaf, ibig sabihin hindi siya nagdasal ng salat o jamaa at siya ay Muslim, may kakayanan, nasa tamang pag-iisip. La yatakhallaf anha, kana aqulu la yatakhallaf anha. Mga salaf salih na ang mga gumagawa lamang nito ay mga munafiq. Nasa Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-insan wa yadkhul fi al-islam. Kapag halimbawa dumating ang isang tao at siya ay pumasok sa Islam, bimana ta'muru? Ano ang iutos mo sa kanya? Yaqul labud an tusalli salat as-salat al-mafruḍa khams ma'a al-jama'a li'annaka rajul wa baligh wa 'aqil wa muslim. Na dapat ikaw ang iutos mo sa tao na pumasok sa Islam, iutos mo sa kanya na siya ay magdasal kasama ng jamaa dahil siya ay lalaki, nasa tamang gulang, nasa tamang pag-iisip, may kakayanan at wala siyang sapat na dahilan para hindi magdasal nito. Fa yaqul lak hal anta tusalli ma'a al-jama'a? يسألك هل أنت تصلي مع الجماعة؟ أنا؟ نعم. هل يبغى تنوين تايو نا تايبا إلى دارس الكسامة للجماعة؟ تقول نعم أو لا. سبيهن مو؟ أو هندي. إذا قلت لا يقول كيف تأمرني بشيء وأنت لا تأتي به؟ Kapag sinabi mo na hindi, paano mo kayo inuutusan ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa? فنحن الآن يعني أنتم تعتبروا الآن في هذا البلد أقلية، صحيح أم لا؟ نعم. Ngayon tayo may tuturing na minorities. Ibig sabihin kakaunti ang bilang nating mga Muslim sa lugar natin. لا يمكن أن يكون أهل الإسلام في أي منطقة من المناطق إلا ويجتمعوا على الجماعة. لا يمكن أن يكون أهل الإسلام في أي منطقة من المناطق إلا ولهم اجتماع في صلاة الجماعة. So, sa mga Muslim, hindi maaari na magkaroon tayo ng lugar o pag mga grupo ng mga Muslimin maliban na lamang na tayo ay may pagpupulong. Sa unahan pa daw tayo, bro. Sa unahan pa daw.
أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة؟ ما الذي أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة؟ أنا في نقاوله جنوا لبربيت محمد صلى الله عليه وسلم نعم سياحي تمتين في المدينة. بحث عن دار له وسكن فيها. Naghahanap pa siya ng bahay at upang tirahan niya ito. Awal ma bana Nabi sallallahu alaihi wasallam bana masjid. Ako nang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay dumating sa Madina, siya ay nagtayo ng masjid. Idan al-muslim daiman yata'allaq bil masjid. Wa min as-sab' alladhina yadhilluhum Allah subhanahu wa ta'ala fi dhilli 'arshi yawma la dhilla illa dhilluhu, nas'alullah min fadlih. Rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Na'am. At nararapat sa atin ang ating mga puso ay laging nakadikit o may kaugnayan na mapapamahal sa atin ang masjid. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may pitong uri ng mga tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na walang silong maliban na lamang sa kanyang silong. Kabilang doon ay isang lalaki na ang kanyang puso ay napamahal o yung kaugnay, yung ugnayan niya ng kanyang puso at masjid ay sadyang napakalapit. وبخاصة في الأماكن التي يكون فيها كفر وفسق وكذا تشعر والله بقيمة المسجد أكثر مما تشعر في بلاد الإسلام. Lalo-lalo na sa mga lugar na ganito ang mga kufar, malalaman natin ang tunay na halaga ng mga masjid dahil yun nga, yung minorities natin ay napakalaki ng pagkakaiba nito sa lugar na talagang may mga muslimin. Ibig sabihin maraming masjid. فالواجب أن نعمر المساجد. Kaya nararapat sa atin na يعني نبني المساجد. Kaya nararapat sa atin na magpatayo tayo ng mga masjid. ونجعل المساجد ليس فيها شيء من الدنيا لا بيع ولا شراء. نعم. At dapat gawin natin sa loob ng sa mga masjid labay na hindi natin itong gagawing negosyo at hindi natin ito gagawing lugar ng pagtitinda. Wala kalam anid dunya. At mga pag-uusap na may kinalaman sa mga makamundong bagay. Wala naj'al al masjid makan lin nawm aw al akl aw al shurb. At huwag natin gagawin ang masjid na lugar na tulugan, kainan o inuman. La mani' al insan ya'kul wa yashrab wa qad yanam ahyan fil masjid. لكن أن يجعل المسجد مكان مخصص للحفلات وللأكل والشرب وفندق للنوم لا. Walang problema sa pagkain, sa pag-inom, pagpapahinga sa masjid. Pero yung gagawin mo ito, na para mo ng bahay, na dito ka nakakain, dito ka na matutulog, dito ka na maninirahan, ay hindi maaari. المكان الذي تضع فيه نعلك عند الباب ضع معه الدنيا وعندما تدخل اجعل هذا المكان لله سبحانه وتعالى. نعم. Kapag tayo ipapasok sa masjid at ilalagay natin ang ating mga tsinelas sa lagayan ng mga tsinelas sa labas ng masjid, iwan natin doon ang mundo. Salat. Tusalli fil masjid. Magdasal tayo sa loob ng masjid. Qira'at Quran. Magbasa tayo ng Quran. Durus. Mag-aral pang-Islamikong aralin. Mudhakara ma'a ikhwanik. Magbabalik tanaw tayo, magbabalik aral tayo. Wala yumkin an naj'al al masajid kharab. At hindi natin gagawin, nasisirain natin ang masjid. Yabhath ba'd an-nas fi al-masjid an rasail al-jawwal wal arqam wa yursil rasail. Na'am. May mga tao na ang ginagawa nila sa masjid, naghahanap ng number ng mga kaibigan nila para makipag-text o para makipag tawagan. Yatahaddath an umur ad-dunya, an as-sayarat wal ajhiza ma ila dhalik. Para makipag-usap patungkol sa mga makamundong bagay, sa mga patungkol sa mga sasakyan, patungkol sa mga entertainment na halos ginagawa ng mga tao ngayon. Idan labud an naj'al hadhihi al-masajid 'amira bi dhikrillah. Na'am. Kaya nararapat na gawin natin sa mga masjid na ito ay ipunoy natin ito. Kahit gawin natin itong lugar ng pag-aalala kay Allah. Ar-rukn ath-thalith min arkan al-Islam. May ikatlong haligi ng haligi ng Islam. Ita' az-zakah. Ang pagbibigay ng kawanggawa ng buwis o zaka. Zakat. Az-zakat tanqasim ila qismayn. Ang zaka nahahati sa dalawang uri. Zakat mal. Na'am. Zaka para sa kayamanan. وزكاه بدن هي زكاه الفطر at zakah sa pamamahala
sarili. Zakatul fitr, sinasabi. Hadhihi az-zaka. Na'am. Ito ang zaka. Tukhrij zakatul fitr fi yawm al-eid. Na'am. Nilalabas natin o nagbibigay tayo ng zakatul fitr sa araw ng Eid. Qabla salatul Eid. Bago magdasal ng salatul Eid. Shukran lillah subhanahu wa ta'ala an manna 'alayka bis-siyam wa at-takfir lima hasal minka fi Ramadan min taqsir wa kadha fis-siyam. Bilang ang pagbibigay ng zakatul fitr, ito ay pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapatawaran na rin sa ating mga kasalanan mula sa mga pagkukulang natin na o pagkakamali na nagawa natin habang tayo ay nag-aayuno. At ito ang Eid ng mga Muslimin ng Ahlul Islam, ang Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Wala yujad ghayra hadha Eid yajtami' fihi an-nas wa yusallun fihi salat al-Eid. Na'am. At wala nang ibang pagtiriwang na dapat nating ipagtiwang maliban sa dalawang Eid na ito. Na'am. Wa kadhalik nahnu wa lillahi alhamd ahl al-islam nastaqbil al-Eid bit-ta'ah. Muslimin ahl al-islam ay sinasalubong natin ang Eid bilang pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bis-salah sa pamamagitan ng pagdarasal wa awwal an-nahar fi awwal an-nahar sa pinakaunang araw khilafan li ahli ash-shirk nasallahu as-salama al-afiyah sa lungat sa mga gumagawa ng shirk fi eidihim na ang kanilang Eid, ang kanilang pagdara, pagdiriwang yastaqbilu al-eid bid-daya' wal-fisq wal-fujur wa daya' al-amwal wa bis-sahar. Ang mga kuffar, ang mga hindi mananampalataya, sinasalubong nila ang kanilang Eid ng pag-aaksaya ng oras, paggawa ng kasalanan, paggawa ng mga karumal-dumal na bagay na hindi nagugustuhan o hindi ka ikinalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaif ta'alif anna al-insan najih fi hayati? Paano natin malalaman, sabi ni Sheikh, na ang isang tao ay tagumpay sa kanyang buhay? Bi'adam as-saha. Bitarka as-saha. Okay. Malalaman natin na ang isang tao ay tagumpay sa kanyang buhay kapag iniiwanan niya ang pagpupuyat. At ang sino man, karaniwan na nangyayari ngayon na sino man ang nagpupuyat sa gabi ay malaking kawalan nito sa kanyang buhay. Hal yujad aqil yastaqbil awwal yawm fi sanatin bid-daya' was-sahar? Meron bang tao na sinasalubong niya ang pinakanya ang kanyang unang araw na pag-aaksaya ng oras o pagpapabaliwala? Hal yujad aqil ya'bud bashar mithlo? Meron bang tao na may isip na sumasamba tulad ng tao na yon? Isa alayhi salatu wassalam bashar, abdu wa rasul alayhi salatu wassalam. Na'am. Si Propeta Jesus o Isa alayhi salam, siya ay tao. Ya'kul at-ta'am. Siya ay kumakain ng pagkain. Idhan yahtaj yaftaqir ila at-ta'am wa kadhalik yahtaj qada al-haja. So si Propeta Isa alayhi salam ay may pangangailangan at siya ay kumakain. Idhan la yumkin an yakun rabb. So hindi siya pwedeng maging Panginoon. Is'al ay insan ala wajh al-ard. Saghir aw kabir, ya'rif shay min al-hisab. Na'am. Tas'al min al-hisab, al-hisab, riyadiyat. Halimbawa, tanungin natin ang sino mang tao, matanda man o bata, pag tinanong natin siya ng patungkol sa mathematics. Wahid, zaid wahid, zaid wahid. Yusawi kam? 1 plus 1 plus 1, ilan? Yusawi kam? Ilan daw? Yusawi wahid. Salas. Plus 1. Naam, hada majnun. Sarulo daw yun, yung sumasagot na gano'n. Kayif yaj'al al-thalatha yusawi wahid? Paano mo na pagtanto na 1 plus 1 plus 1 equals 1? Hada ihtiyalo ila ta'allum mabadi al-hisab. Awal shay al-hisab. Yung tao na yun, kailangan niya muling magbalik-aral o matuto muli na mathematics. الآلة التي قتل بها الرب في اعتقادهم. Ang bagay na pumatay sa hinihilalang Panginoon ng mga kuffar. ما هي الآلة التي قتل بها الرب في اعتقادهم؟ Ano yung bagay na yun na pumatay sa hinihilalang nilang Panginoon? الصليب. Cross. إذا كان الأصل أن يكسروا هذه الآلة لأن هي الآلة التي
قتل بها الرب في اعتقاده. Sabi ng Sheikh, so kung ano yung bagay na pumatay sa kinikilala nilang Panginoon, ito yung bagay na dapat nating unang sirain, yung krus. إذن يعظم الصليب وهذا دليل على ذهاب العقل. سبحان الله. So pero yung mga tao na yun, anong ginagawa nila? Sinasamba nila ang krus. Ito ay pangangahulugan lamang na wala na sa kanila ang kanilang pag-iisip. في عاقل على وجه الأرض يعرف الحضارة والتقدم يقول في سرواله. نعم يقول في سرواله. في عاقل على وجه الأرض يقول في سرواله. Mayroong isang tao na siya ay mautak ngunit siya ay umiihi sa kanyang salawal. ما يوجد؟ Meron ba? لا يوجد الآن. ngayon meron na. يقول أكرمك الله. ثم لا يستعمل لا الماء ولا المناديل. May mga tao ngayon na sa panahon natin ngayon sila ay umiihi sa kanilang salawal at hindi sila naghuhugas. هل يوجد عاقل على وجه الأرض؟ الله سبحانه وتعالى من عليه بالعقل ويقول ما أريد هذا العقل؟ نعم. Mayroon ba sa dito sa balat ng lupa na siya ay binigyan ng isip ni Allah at tatanggihan niya yung pag-iisip na yon? والله عرضت الخمر على البهائم فأبت أن تشرب منها. والله سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه وتعالى ni Allah na may mga hayop kapag binigyan mo sila ng alak sila ay tumatanggi o iniiwasan nila yung alak na ito. نعم فنحن ولله الحمد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام. نعم. الحمد لله purihin natin ang papuri ay kay Allah lamang na binigyan niya tayo ginawa niya tayo mga Muslim. فلابد أن نعتز بانتسابنا للإسلام. So, dapat natin itaas ang ating reliyon at iangat natin ito. لكن هذا يكون بالتعلم أولا. Ngunit ito ay magiging ganap lamang sa pag-aaral natin sa ating pananampalataya. وإلا نحتج عليك الكفار وقال ما الفرق بيننا وبينك. Kung hindi mo gagawin yon, walang ibang sasabihin sa iyo mga kufar na anong pagkakaiba nating dalawa. So bro. Sabi. Ingat daw. بعد هذا صيام شهر رمضان. Pagkatapos ng bilang sa haligi ng Islam ay ang pag-aayuno ng buwan ng Ramadan. أسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا وإياكم رمضان والحج. Hilingin natin kay Allah na may ipaabot niya pa sa atin ang buwan ng Ramadan at maabutan pa natin ang buwan ng Hajj. Amin. لكن الحج لا يقبل وكذلك الصيام وكذلك الصلاة وكذلك الزكاة إلا بالتوحيد. Ngunit ang Hajj ang pagkasasagawa ng Hajj, ang pag-aayuno, ang pagbibigay ng zaka, ang pagdarasal ay hindi matatanggap maliban sa tawhid. Na'am. ثم بعد هذا المرتبة الثانية. At pagkatapos nito, nandun na tayo sa ikalawang bahagdan o ating pananampalataya. Al-iman. Ang iman, ang paniniwala. Law qala qa'il kayf akun mu'min. Pag halimbawa may isang tao na nagtanong sa iyo, paano ako magiging mu'min o paano ako magiging ganap na sumasampalataya? Aw hal anta mu'min? O ikaw ba ay mu'min? Yaqul na'am. Sabihin mo oo. Mu'min. Mu'min ako. Yaqul ishrah li al-iman. Paliwanag mo sa akin ang iman. Kayfa kum mu'min mithlak? Paano ako magiging mu'min na katulad mo? Yaqul la adri. Pag sinabi mo hindi ko alam. Jaa talib min tullab al-jami' al-islamiyya. إلى الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أيام كان يدرس في الجامعة. May isang estudyante, kwento ng Sheikh, na may isang estudyante na galing sa Islamic University, lumapit siya kay Sheikh Shinqiti, Sheikh Al-Amin Ash-Shinqiti, nung siya ay nagtuturo pa sa Islamic University. هذا الطالب في السنة الرابعة. At ang estudyante na ito ay nasa ikaapat na taon kanyang pag-aaral. قريب يتخرج. Malapit na siyang graduate. سأل الشيخ رحمه الله عن شهادة الزور. Tinanong si Sheikh rahimahullah na shahada yani shahada muzawwad pagsasaksi na pagsasaksi na walang katotohanan patungkol sa shahadat uzur ipagwiwitness ng may kaakibat na pagsisinungaling o hindi makatotohanan. Faqala lahu ma hiya shahadat uzur. Ya Sheikh, tinanong si Sheikh ano ang shahadat uzur? Fi as-sana ar-rabi'a fi al- Four years na nag-aral sa Islamic University pero hindi niya alam ang shahadat uz-zur.
قال له هي التي تأخذها بعد أيام قليلة إذا تخرجت هذه شهادة الزور Kapag graduate ka ng Islamic University, sabi ni Sheikh dun sa estudyante, yun yung makukuha mo pag graduate mo dito. Na'am. Hal ma'na hada na kul tulab al jami'a al-islamiya shahadatum shahadat zon? Yung bahay na nangahulugan na ang lahat na nakapag-aral ng Islamic University ang kanilang shahada? La, hada. Lano la ya'rif shahadat zon. Kadalik la ya'rif al-islam, la ya'rif al-tawhid. Tas'alo. عن نبي هذه الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه شيء نعم kahit tanungin mo ang mga tao kung hindi nila alam ang Islam hindi nila alam pa may paliwanag ang Islam at kung sino yung propeta so عن النبي صلى الله عليه وسلم hindi nila alam kung patungkol kay propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم هل الإسلام محتاج لنا ang Islam ba ay may pangangailangan sa atin هل الله سبحانه وتعالى يفتقر ممكن يفتقر إلى عباده pwedeng humingi ng saklolo o magpakumbaba sa atin? Na wallah, nahnu alladhina bihaja ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na hindi. Na bagkus tayo ang may pangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na'ud ila Allah. Tayo ay babalik kay Allah. Wa nuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala. At nasa atin ang dapat nasa atin ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsul lana tuma'nina. Upang makamit natin ang yung katahimikan o kapayapaan sa ating mga sarili. At tamis ng pananampalataya sa gawaing pagsunod. At wallahi, magiging maligaya ka dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At hindi magaganap ang mga ito o hindi magiging kompleto maliban na lang sa pamamagitan ng tauhid. Had sami'at yawm min al-ayyam an ahad intahar fi masjid min al-masajid. May narinig na ba kayo na isang tao siya ay nag-commit o gumawa na nagpakamatay sa loob ng masjid? Aw fi al-masjid an-nabawi aw fi al-masjid al-haram? O sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at sa masjid sa Makkah? La, wala ba? Idha kunt ya'ni ta'abt mimma fi ad-dunya wa ba'd al-ishkalat wa kala madha tasna? Kapag ikaw halimbawa ay napagod na sa sitwasyon mo, sa buhay mo, wala kang ibang dapat na nararapat gawin, magtungo ka ng masjid. Doktor. Upang ikaw ay makapagpahinga. Tusalli. Ikaw ay magdasal. Tajid na hala kullo yadha biidhinillah. Na lahat at ang mararamdaman mo na ang lahat ng mga bagay na yun, paghihira, pagdurusa, problema, ay mawawala. Lakin ang kabir, nasa'u al-abi al-salam. Ngunit ang mga kufar, mga hindi mananampalataya, mada yasna? Ano ang kanilang ginagawa? Yantahil. Sila ay nagpapakamatay. Ayn? Saan? Fil amakin alati yaquluhum anha anha amakin lirraha. Inda al-maramis wal-malahif Nagpapakamatay ang mga kufar na ito sa mga lugar na pahingahan, sa mga disco, sa mga park, sa mga lugar na madalas nilang tumuhan na inaakala nilang sila ay magiging maligaya doon. Limada? Bakit? Liannahum sakharu hala al-badan wa hala al-jasad fi ghayr ma khuliqa lah. Dahil inialay nila ang kanilang mga sarili o kinugol nila ang kanilang buhay sa hindi karapat-dapat na pagkukulan nito. Hal khuliqta litakul wa tashrab wa tal'ab wa tanam? Tayo ba ay nilikha lamang, ikaw ba ay nilikha lamang para kumain, para uminom, para matulog? La. Hindi. Khuliqta hatta takun 'abid lillah. Ikaw ay nilikha upang ikaw ay maging alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ishtaghalt bil ibada, pag ikaw ay naging abala sa gawaing pagsamba sa ibada, sa'id billah. Ikaw ay magiging maligaya, Allah. Wa ila mithalu al-an fi shahr Ramadan, as-salah subhanahu wa ta'ala billighni wa iyyakum. At halimbawa na lang sa buwan ng Ramadan, at hilingin natin kay Allah na maipabot niya sa atin ang buwan ng Ramadan. Fil nahar sa'im. Ikaw ay sa araw ikaw ay nag-aayuno. Wa fil layl qa'im fi salat at-tarawih. At sa gabi ikaw ay nag-qa'im, ikaw ay nagdarasal ng tarawih. Akil qalil. Kakaunting pagkain. وعمل كثير. Ngunit ang mga gawain mo ay napakarami. Qira'at Qur'an. Pagbabasa ng Qur'an. تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر. May mga ginagawa ka sa buwan ng Ramadan na hindi mo nagagawa sa ibang mga buwan. وتتمنى لو يكون كل شهر هو شهر رمضان. At nandito yung paghahangad natin na sana lahat ng buwan ay maging buwan ng Ramadan. لماذا? Bakit?
لأنك تسخر البدن فيما خلق له. Dahil inaalay mo ang iyong sarili, pinapagod mo ang iyong sarili para sa paggawa ng pagsamba. Idan as-sa'ada kaya fi ibadatillah. Kaya ang tunay na kaligayahan ay makakamit mo lamang sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sala Allah Subhanahu wa Ta'ala an yamun 'alayya wa 'alaykum bil hidayah wa yaghfir li wa lakum wa an yujannibana al fitan. Hiniling ni Sheikh kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa atin na rin nawa ibigay niya sa atin ang kanyang gabay at patawarin niya ang ating mga kasalanan. Wallahu ta'ala a'lam. At yung huli, ilayo niya tayong lahat sa fitna. At wallahu a'lam, si Allah ang masigit na nakakaalam at nakababatid. Dito tinatapos si Sheikh ang kanyang lecture.